latest happenings, events, and trends. Mga chika at iba pa. Interesting features at mga kwentong may kabuluhan. Dahil dito, tayo mga Perpetualite ng Bida. Kaya naman, tune in. Welcome to Perpetualite TV! Hello, Perpetualite! Welcome to Perpetualite TV! Dito kung saan inform and updated ka sa mga latest happenings inside university. Tama ka dyan, Bianca. All the information, news, and updates, mga ka-Perpetualite, dito nyo lang malalaman. Rainy mo talaga, Angela. At hindi lang yan. May bonus features pa sa mga big names sa ating university na talagang magpapa-proud sa'yo as a Perpetualite. Correct, Ryan. Interesting trivia na dapat nyo malaman tungkol sa university natin. Oh, saan pa ba kayo? Magpapahuli pa ba kayo? Kaya tune in na! Pero wait lang guys, may problema tayo. Ano? Kasi nga, di ba sila ikaw wala pa? Eh, she can't live without her friends. Ah, teka. Kung alam ko kung nasa namin sa akin. Wait, tara? Tara? I'm waiting for Kerr and Courage. Eh, it's hot outside, kaya nag-decide ako na pumasok dito sa loob ng CIHM. And guess what? It never failed me naman kasi look around. Sobrang amazing dito, it's diba? Nice. It's nice. Yeah. Tama ka dyan, Laika. And speaking of HRM, alam mo ba na isa ito sa mga degree programs ng ating university na may pinakamalaking student population? I agree with you, Angela. Imagine how our university produces a lot of HRM professionals every year. That's right, child. So Perpetualite, join me and Angela and let's get to know more about the HRM dito sa Tatak Perpetualite! Segment natin ngayon ay pinamagatang HRIM! Gosh, partner, I'm definitely excited dahil sa unang pagkakataon, ipipicture natin ang pinagmamalaking kurso ng ating pamantasan. Walang iba kundi ang Hotel and Restaurant Management. By the way, partner, matanong kita ha, handang ikaw ba ay handa ng alamin at hagilapin ang mga impormasyong dapat malaman ng mga future or aspiring HRM student na gustong pumasok sa ating pamantasan? Aba, syempre naman, partner, handang-handa na. Nananapik ako malaman kung ano bang feeling ng isang HRM student. Oh, so what are we waiting for? Tara na! Ba! Teka nga! Oh. Hindi pa tayo nagpapakilala sa kanila. Hi! Ako nga pala si Angela. At ako naman si Ryan at kaming dalawa ang inyong mga kasama sa paglilibot sa mundo ng HRM students! Look! It's not a bird! Nor a plane! Wait, what? It's a Mac Hotel! Ang corny mo talaga forever, Parker. Teka nga lang muna. Guys, trivia muna tayo. You know that this Mac Hotel also features the state-of-the-art facilities. Latest model na ang kagamitan. And it has a library on which houses books specializing in the tourism and HRM and more to make the CIHM students always ahead. Iba to, friend. Promise, iba to. Ganyan talaga mag-care ang ating university. They really fulfill their motto na always caring, always ahead. Kaya garantisado ang future mo dito. Food and nutrition course that was 1979 and then after a semester yung HRM naman, di ba? So nung during our time mga 11 students lang kami sa nutrition. Mas nung nagkaroon na ng HRM siguro more than 20 ang HRM during that
time. That was 1979. And then later on, naging marami na siya. Nagkaroon na ng dalawang section. First year, ganun din ang second year. Third year isa, fourth year isa. Pero nag-bloom ang HRM and then nawala ang nutrition course. Kasi wala na siya, anos na re-enroll. So, nung nag-bloom ang HRM, 1,000 or more than that. So, and then 2009, the latest namin is 2,000 plus. Most of our students, naglalan sila sa abroad, seaman, seawoman, manager. Bihirang-bihira ang wala namin magandang trabaho. Yung iba naman, entrepreneur, sarili, they have their own business, diba? May sariling catering business, may sariling mga printing, and resto, yun. Basta marami sa amin may trabaho. Paano tinitrain? Tatlong bagay ang importante when we train our students. One, commitment. Importante na committed sila sa ginagawa nila. Hindi yung natitigitan lang. Nasaan yung interest nila. No? So they have, number one, commitment. Number two, kailangan may skills ka. Now, paano natin na hone yung skills na yan? Alamin mo muna ano yung interest natin. And of course, yung excellence. Hindi pwedeng, pwede na yan, okay na yan. No? Kailangan talagang you want to excel. At pag lumalaban ng mga estudyante, lagi namin pinapaalala sa kanila, ang kalaban mo, hindi taga ibang school or ibang competitors, ang kalaban mo, sarili mo. Nakaranas ka na po bang makipag-participate or compete sa mga professional cooking or baking competition? I have a 9-year-old boy and then sabi niya, Mommy, bakit hindi ka nagsumasali sa mga professional competitions or in any competition? Sabi ko lang, anak, kasi I train my students so para sila ilalaban, para gumaling sila. And then sabi niya, oh nga, pero sila may medal, ikaw wala. So sabi ko sa kanya, sige, the following year sasali ako. I compete na last 2013 sa National Food Showdown. We're blessed, no, because the University of Perpetual Health bagged, no, the highest award. Yung mga samples natin, actually these are the accomplishments ng mga estudyante ng HRM sa National Food Showdown. Meron din tayo sa Chefs on Parade. Ito naman sa Celebrity Recipes, nanalo rin tayo dito, no? This is in Umami Cup. In 2011, no? Perpetual Las Piñas bagged the Umami Bowl. Ito sa Quick Fire with Chef Rosebud. Dito naman, na-feature ang Perpetual ng 1 month. Okay, sa Quick Fire. So, Ms. Pia, thank you so much sa very short but interesting interview sa'yo. You know, you make us really proud dahil sa mga hatid mo, mga special awards na nabigay mo sa University of Perpetual Health System. Thank you po, ma'am. Thank you also. Welcome back sa HRIM! Ryan, ano mo ba na umahakot ng awards tong mga HRM natin? Oo, tama ka dyan. Isa na dito si Chef Reynald Andaya, who bagged the silver medal in the wedding cake category of the Philippine Culinary Cup 2012. And lately, isa na namang Perpetualite ang humakot ng parangal na si Rachel Jan V. Javier, third year VSHRM, na grand winner ng bread category in Flourishing Filipinas 2 baking competition last August 17, 2014. Oh, so ano pang hinihintay natin? Tara na at kapanayamin na natin siya. Tara! Hello mga viewers! Welcome back! Hi, Ms. Rachel. Thank you sa pagpapaulak ng panayam sa amin. We really appreciate it despite na medyo hectic ang drama schedule. Tama, partner. Maraming pong salamat. So, Ms. Rachel, ano-ano po ba yung mga preparasyong iyong pinagdaanan bago ang nasabing kompetisyon na iyong sinasabi? Thank you. Siyempre, kung gusto mong sumali sa kompetisyon, dapat i-ready mo yung sarili mo. Dapat alam mo gusto mo to. Alam mo yung gusto mo yung gagawin mo as a competitor kasi mga big university yung sasali dito. Ayun. So,
Miss Rachel, nung nanalo ka at that time na in-announce yung mga winners, nag-sync in ba kagad sa isip mo na ay nanalo ako or yung feeling mo na yung parang pakiramdam na nasa cloud eh? Siyempre, na-shock ako kasi regional grand winner. Tapos first-timer pa naman as competitor. Tapos mga mid-university nandun, Lasal, FEU, UST. Tapos kami yung napili as grand winner. Ano-ano ba yung maaaring tips na mabigay mo sa mga aspiring HRM students na maaari ring yung mga gusto rin sumali sa mga baking competition or cooking competition sa loob at labas ng university? Yun nga, as sabi ko, dapat i-focus mo yung sarili mo. Kung gusto mo talaga yung gagawin mo, dapat mag-focus ka, i-train mo yung sarili mo kung ano man yung pastry man yun or hot kitchen, dapat i-focus mo yung sarili mo. Dapat buo yung loob mo na gusto mo talaga gawin mo. Thank you po, Miss Rachel. Thank you! Bye-bye! Kakaiba talaga ang pinakitang ganyan. Yung Miss Rachel niyan, B. Javier. Kaka-proud! Saan ka nilang magpagaling? Eto, bumili ng ice cream. Nagutom ako eh. Ba yan? Kain ka na kain. Di ka naman nataba. Akin na nga yan. Ang sarap eh. Taray mo naman. Ang taray mo naman. Maglalaksin-laksin naman tayo pag may time. Tama ka dyan, Ryan. Teka nga lang. Total na banggit na rin naman natin kanina yung mga state-of-the-art facilities ng HRM. Bakit di na lang natin ito puntahan? So, Yurin, sisayin mo alamin yung mga cooking facilities doon. Baya, maglalakad na naman. Pagod yun, be. Hindi relax yun, be. Ano ka ba? Lalakad lang? Tara na kasi. O siya, sige. Halika na. Ah, so this place is what we call Mabuti. Parang nasa hotel pa. Nasa hotel ba tayo? Grabe, ang ganda-ganda naman dito. Parang talaga tayo nasa hotel. Grabe, yung character is so good. Oo, parang tayo nasa cafe. Shara ng bato. Saan ba tayo? Nasa Manila Hotel ba talaga tayo? Hindi, nasa CIHing building lang ka. Ano ba? Aloha. Oh. When I met you in the summer to my heartbeat sound. Hey! Kailan mo ba yan? Oo, partner. Kilala ko siya. Siya yung Mr. CIHM, di ba? Tawagin mo nga! Edwin! Hi, Angela. Hello. Hello muna tayo sa mga viewers. Hello. Ay, si Madison nga pala, Mr. CIHM. Hello. No wonder and no doubt talaga. Kasi tingnan mo, thank you. Kagad ng bata. Grabe, salamat naman tayo. Wala ka pong gagawin for favor naman, no? Pwede bang i-tour mo kami dito sa stage? Sure, anything for you guys. Nandiyan naman si Marcy. Oh, so sweet. Oh, tara na! Dito sa CIHM building, once na pumasok ka dito, imposible hindi mo mapansin tong higanteng mapa sa mismong lobby. Well, this map, hindi lang mga countries and their capital ang nakapaskin. Kung mapapansin nyo, may mga famous landmarks din gaya ng Leaning Tower of Pisa in Italy at Great Wall of China. Para sa mga viewers na hindi pa nakakaalam na bukod sa main library na matatagpuan sa ibaba ng auditorium, ay meron pang isang library na makikita sa 4th floor ng CIHM building specialized for HRM students and tourism. Wow, that's really great to hear. You know guys, these books for HRM and tourism students really help them to be always ahead. Tama! Ganyan kasi mag-care ang ating university. By the way, masarap mag-aral dito kasi sobrang serene ng place at sobrang and it makes you feel at home. Oh, grabe! Ang ganda talaga ng mga facilities nyo dito, Edwin and Marisol. At syempre, kabog na kabog! Salamat sa school. Ito ang demo room na matatagpuan sa second floor ng CIHM building. Dito ginaganap yung mga seminars and demo kapag may mga contest. This room is training bar. Dito ginaganap ang mga bartending lessons. As you can see, kompleto ang mga gamit dito. Dito kami gumagawa ng mga mocktails, cocktails, sa tinuturo ng mga teachers. Wow! Pagpukong siya lang yung place sa interview. Wow talaga. Teka, may tanong ako. May narinig kasi ako kanina yung pagkasabi mo na mocktail. So, ano yung mocktail? Ah, ang mocktail. Ang mocktail ay parang cocktail, pero no added alcohol. Dito sa first floor, matatagpuan
Ito ang aming cafe area. Dito namin ginagawa ang aming mga functions pag meron kaming events. Wow! Ang taray! Ang taray! Thank you so much, Mr. Edwin Espinosa and Ms. Maricel Pomor for touring us sa napakabongga niyang building. And also, congratulations guys for winning the Mr. and Miss CIHM 2015. Sure, no problem. Thank you then. Bye-bye! Wow! So we've got more reasons pala para maging proud sa mga HRM students ng ating university. That's right, Bianca! And nakita nyo ba ang achievement sa ating CIHM? Hindi ba guys, sobrang nakaka-proud lang. I agree. Kaya di rin naman katakataka na isa ang ating university sa tinatangkilik pagdating sa degree ng HRM dito sa South. Tama! And speaking of pride, kung meron tayo pagmamalaki sa larangan ng academics, magpapahuli ba naman tayo sa sports? Tama, Jam, na pag-usapan na rin naman natin ang school pride in terms of sports. Alam nyo ba na ang school natin ay isa sa mga proud member ng NCAA? Go Altas! That's right, Angela! And isa sa mga frontline teams natin every season ay ang ating Altas basketball team. Wait. Altas basketball team? Oo! Sounds familiar eh! Kasi nga sila ang ating pambato sa hard court ng NCAA. I know, pero it seems like I've heard it from someone na rin eh. Bingo! Kay Kerr! Teka, ano namang meron kay Kerr at sa Altas basketball team? Tsaka, asa na nga pala siya? Si Courage! Seems like I know where they are. Tara! School pride and sports. Tapos ikaw, Kerr, gusto mo sumali sa basketball team, di ba? Bakit hindi na natin kilalanin ang pambato ng university sa larangan ng basketball? Yeah. Okay, guys. I agree with you, Chad. And for sure, makakatulong siya sa lugar, lalo na gusto mo maging part natin. That's right! Kaya lang squeeze out our minds at kumanda ng makialamang sikat na pangalan sa naghihiyang Perpetualite. Dito sa Spotlight Perpetualite! Varsity ng Perps! Grabe! Pumatcha nila! Siyempre lang,
Arek Del Rosario ay mag-apat na taon ng coach dito sa UPHSD ngayong season na ito. Tinanong namin siya kung paano niya tinitrain at hinahasa ang galing ng bad players. At ito ang kanyang sagot. Siyempre, ang unang-una siyempre sa para magawa yung gusto ko, siyempre, disiplina muna. First, disiplina. Kung disiplina, hindi mo mabubuo yung team. Kaya kailangan yung mga, ang kukunin mong player yung may disiplina. Siya rin pala ay dating head coach ng UST Growling Tigers sa UAAP, sa Pampanga Dragons in the Metropolitan Basketball Association, kung saan siya ay nabigyan ng gantimpala bilang Coach of the Year. Naging consultant at assistant din siya ng Toyota Balintawak Road Kings sa Philippine Basketball League. Napakaswerte naman pala ng Perpetual at sa atin napunta si Coach Ari. Tinanong rin namin siya kung ano ang mga magiging preparasyon at adjustments ng Altas para sa darating na NCAA Season 91. Ito ang kanyang sagot. Ngayon ginagawa ko ngayon kasi apat na magaling yung nawala, si Arboleda, si Valoria, si Alano, tsaka si Ulangkob. So mahirap punin yung mga posisyon na yun. Pero darating naman yung dalawa nating import, yung dalawang taga-Nigerian, hindi na numero ngayon. Kaya lang, kailangan pagalingin mo rin yung mga Pilipino. So nagdo-double practice ako para gumaling yung mga local, para matulungan yung mga Nigerian natin. Siya rin pala ang current commissioner ng NCAA. Tinanong namin siya kung ano ang pagkakaiba-iba ng basketball team na lumalaban sa NCAA sa Altas. Ang ano ngayon, yung kumbaga sana parang ang team natin ngayon, parang buong-buo na ngayon. Hindi gaya ng dati. Kasi medyo kulang sa disiplina. So ngayon, maganda lang ang takbo ng team kasi ang ginagawa ko kasi sumasali ako sa mga liga kaya ng Padre Martin, yung Piloy. Kaya yung mga player ngayon, unti-unti nabubuo na, naging solid na. So siguro, mahaba pa naman ang time. Pero mga 5 months pa. Siguro bago dumating yung NCAA next season, palagay ko yung kumbaga sana, ano na yan, buong-buo na. At talaga naman napakaswerte ng Altas kay Coach Arik. Nabigyan rin kami ng pagkakataon upang humingi ng tips sa kanya para sa mga nag-aspire na maging isang magaling na player tulad nila Jet Vidal, Junric Valoria, Scottie Thompson at iba pa. Ang masasabi ko lang, kasi dito sa team natin wala naman mga star, no? Kailangan teamwork walang individual na magaling, walang individual na walang star. So ang namin yung team, yung play, kailangan kung saan maghanap, kung sino malilibre, kung sino available, yun ang pwede sumiyot. Sa sobrang pagiging curious namin sa buhay ni Coach Arik, tinanong rin namin siya kung ano pa ang kanyang ibang pinagkakabalahan bukod sa basketball. Pero ako, sa ano pa rin, basketball pa rin. Kasi pag wala akong ginagawa, wala ako dito, kasi gusto ko rin makatulong sa mga, yung mga sa grassroots, sa mga probinsya. Nagtuturo ko ng basketball clinic sa mga barangay, lalo sa Pampanga. At the same time, nakaka-scout ako ng player na pwedeng maglaro dito ng high school o kaya college. Yun ang ginagawa ko. Pero tapos, pagka talagang nagpapahinga ako doon sa, meron akong maliit na farm sa Mexico, Pampanga, doon ako nagpapahinga. Doon ako nag-alaga ng mga laman, mga manok, baboy, ganun. Yun ang ginagawa ko. Humingi rin kami ng mensahe sa kanya para sa mga nag-aabang sa NCAA Season 91. Ang ano ko lang, kasi ako rin naiinip na eh, kasi sawa na ako sa 3 taon na parang nasa Final Four lang eh. Pero siguro sa gagawin ko natin makakaya ko, sana maiabot ko yung team natin sa finals, lalaban ng championship o kaya makuha natin yung championship noong coming season. Thank you, Coach. Grabe! Excited na kami ako bumili ng NCAA ticket. Kuya, alam mo, hindi pa nasasunod si Coach. Sabi ko naman sa inyo, hindi talaga siya masaya. Kuya, ano ba, Angelica? Wala akong interview namin mo. Marisa? Ginawa namin, interview namin si Marisa para malaman namin kung sino ba talaga ang favorito nila sa Team Athens Basketball. Gusto ko sinama. Wala ka kasi. Gusto mo bang mapanood? Oo naman, pero wait lang. Tandaan mo.
NCAA? Opo. Siyempre yes. naman. Siyempre. Oh, sino naman yung favorite nyo na basketball player sa Altas team? Si Thompson. Yun! Oh, bakit yun naman siya favorite? Kasi ano, magaling. Tsaka, bangkot sa magaling siya, marunong siya maki-socialize sa mga kapwa member team members niya. Oo naman. So, idol mo talaga yun, ha? Hindi lang idol, super idol. Eh, kung bibigyan ka naman ng chance na makasama si Thompson, bakit at saan? Ano, sa Tagaytay, sa Starbucks. Ano ang gagawin niya doon? Starbucks lang? Hindi, kasi di ba pag Tagaytay, pag sinabing Tagaytay, madaming view na yung mga sceneries doon. Dadaling ko siya. Malamig daw kasi. Mahal mo na, mahal mo na. Hindi naman. Idol lang. Oh, thank you. Thank you sa Tagaytay. No? Hi, nanood ka ba ng NCAA? Sino idol mo doon? Si Joey lang ko! Oh my God, kinikilig talaga siya, no? Bakit naman? Kasi ang cute niya! Nag-alas na ako. Thank you! Bye, Dari! Hi, ate! Hi! Ano yung ginagawa mo? Ano, nagsasalang something yung pwede. Pwede ba akong magtanong? Yes. Ano yun? Nanonood ka ba ng NCAA? Siyempre. So, may favorite na player ka ng basketball team natin? Siyempre. Pwede kaya ako. Pwede? Yeah. But, idol ka na nila. Oh, talaga? So, sino naman yung favorite player mo dun? Ng basketball lang, hindi volleyball? Ay, ayoko nga. Hindi nga, sino nga? Mamaya gayahin yung idol ko. Huwag ka mag-alala, madami akong idols. Okay, ikaw muna bago ako. Sabay tayo. Thompson. Ah, hindi ko siya kilala. Joke! Siya din. O bakit na naman siya kaya, Sabi ko na kami. Eh, bakit na naman siya favorite or idol? Siyempre, yun? MVP of the season. Talaga? So, pogi siya sa paningin mo? Siyempre naman idol ko yun. May Thompson ko yun. Thank you, ate! Okay, thank you. Bye. Hi, mga kuya! Nanonood ba kayo ng NCAA? Yes, ate. O, sino naman yung favorite player na ng Altas basketball team? Si Thompson. Erks Cathy Thompson po. O, bakit naman si Thompson? Anong meron sa kanya? Boy, ando meron, boy. Kasi magaling siya magdala ng bola. So, may message ba kayo para kay Thompson? Message ko, galingan niya lang. Mas galingan niya pa para makita ko siya someday sa PBA. Mga karating, thank you! Hi, mga kuya! Pwede ba kayo magtanong? Oo naman. Nanood pa ka na NCAA? Oo naman. Sinong idol nyo? Si Thompson. Bakit mo naman siya idol? Kasi siya yung bugot tangi na nangibabaw sa mga player. Wow, parang sobrang idol na idol ah. Siyempre na. Anong message siya sa kanya kung mapanood man niya ito? Sana patiin niya kami sa laban niya. But yan, okay, paparting namin yan. So, thank you kuya! Thank you. Grabe, no? Si Thompson talaga ang real MVP ng mga taga-perpetual. Oo nga, at dahil nga naman si Thompson talaga ang mga pinagsisigawan na estudyante. Nagkaroon ako ng interview with Thompson. Swerte mo naman, sana ako din. Gusto mo bang mapanood? Oo naman. Siyempre, hindi lang naman ikaw ang gusto mapanood, pero siyempre pa rin sila. Manoorin na tayo. At kasama ko ang pinakasikat, pinakagwapo, pinakahat, na basketball player ng Altas team, Earl Scotty Thompson. Hi Earl, kamusta naman yung araw mo? Hello, okay naman. Ito, pagod. So bakit ka naman pagod? Sa practice, sa training. Halika ka nga dito. Ba't ka tumatawa? Hindi ka kaya. So Earl, kamusta naman? Okay lang. Pwede magtanong? Ano yan? May girlfriend ka na ba? Meron na. Ha? Ano? May girlfriend? Lumayo ka. Layo. 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 May girlfriend ka eh. So, ulitin ko yung tanong. May girlfriend ka na ba? Meron na. Layo. Layo pa. Layo. 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 So, mga ka-perps, may girlfriend sa Earl. Sad truth. Naiyak ako doon. May girlfriend na pala si Earl. Huwag makahawakan. Huwag makahawakan. Hindi tayo close. So, mga ka-perps, ito na talaga yung pinakatanong. Joke lang, huwag ka mag-alala. Pero na-hurt talaga ako. So, ilan taong ka ba nagsimula nung naglaro ka ng basketball? Tsaka,
Paano mo siya na-develop? Ako, nag-start ako naglaro ng basketball. Elementary pa ako, mga grade 4. Tapos, na-develop ko siya nung laro lang ng laro sa amin. Masali ako kahit hindi ako kasali. Masali ako. Nakipaglaro ako sa mga malalaki pa sa akin. Ayun, hanggang dito, nag-tuloy-tuloy. Kaya naman palang galing-galing mo kasi ang dami nagkakapans sa'yo nung mga tinanong namin estudyante. So, bilang isang team naman, paano yung samahan nyo? Paano kayo nagkakakwentuhan, nagkakaasaran? Yung team namin, ano, sobrang masaya kasi magkakasama kami para kami magkakapatid lahat. Sila ko, sila nagsama sa amin, parang ganun naman sila mga magulang. So yung bonding nyo para talagang magkakapatid ako? Bonding na namin, parang buong pamilya na kami. Ano naman nababalance yung paglalaro mo at sa pag-aaral mo sa mga ibang bagay? Siyempre nung una, mahirap yung balance. Pero pag tumatagal na, sasanay ka na mo. Halos kaya mo na lahat ng pagbabalance sa basketball, sa pag-aaral. So pwede ba naming malaman at sa mga ka-perps natin dyan, kung ano ba yung sekreto mo, bakit sobrang galing mo? Wala namang sekreto. Sipag lang sa practice. Hard work tapos, and then, play. Kaya palang galing-galing mo, no? Ayan, tapos na rin interview ko with Earl's Cathy Thompson. Nakita niyo naman kung gano'ng kabait at down-to-earth ang star player natin. Sa mga boys na gustong sumunod sa yapak ni Thompson, wala pala talagang sikreto, sipag at tiyaga lang. Kahit sa anong bagay naman, kailangan ng sipag at tiyaga. Sa mga girls, sorry girls, take care na si Thompson. Asa na nga pala yung mga kasama ko? Salita ko ang salita dito. Punta ko nga sila! Ayan mga viewers natin, ngayon alam na natin kung ano nga ba talaga ang meron sa Team Atas Basketball. Kaya nga eh, sobrang nakaka-enjoy. At pinaka-favorito ko sa lesson na interview si Thompson at nagkakaroon ng kalitan with Coach Alec Pang. Nalaman ko na hindi naman talaga ganun kasunod si Coach na talagang madisiplina talaga siya pagdating sa mga players. Ikaw! Oh, actually, nagustuhan ko talaga yung mga sagot ng mga students natin kasi hindi talaga yung favorite na nag-artist pa. Siyempre, Thompson, diba? Sabi nakakatawa na pare-pareha sa mga students natin. Pressure naman pala maging part ng team. Quite, pero alam mo, kung gusto mo talaga, it's worth the pressure naman eh. Diba guys? Tama! Tsaka it will give you more sense of pride kasi you'll get the chance to represent our university. Kung nga kaya naman. That's the point. So ano, kukusyo pa yung basketball? Ano, kukusyo pa yan? Oo naman, but I guess mukhang mahirapan ako maging part ng team. Pero try ko na lang this university week. Sa mga narinig ko about Atlas Basketball, di man ako maging part nila, I can still look up to them naman as my inspirations, di ba? Yeah, tama. Okay lang yan, girl. Tama ka naman eh. At saka mukhang wala pa namang trials ngayon. Oh, see? Alam nyo guys, before anything else, hanapin na lang natin si Courage kasi siya na lang yung wala dito. Tama. That's a good idea, Sandra. No, wala. Wait lang. Alam nyo ba where Courage is? We have no idea. Alam po kung nasan siya. Saan? Alam mo? Doon! Tara, let's go! Go! Wow! Oh, hey guys! Hi, I've been looking for you for a while. Where have you been? Actually, dude, kanina ka parami nahanap. Ito kasing si Kerr, Constance, suot na suot. I've also waited for you at the CIHM building. What you wearing there? Sorry, we thought you were with Kerr. No, it's okay. At least we found each other. Yeah. That's right. And
and it looks like you're busy taking pictures. Yes, actually, our university is the subject for photography and it's part of my project for one of my classes. Yes, actually, I need some information about our university and some old pictures, I guess. Maybe we can really help you with that. Maybe! That's right! School history baka mo? Don't worry, courage, because... Sagot na namin yan! The history of University of Perpetual Health. Shall we now proceed? Ma'am, kailan po ba nag-start ang University of Perpetual Health System Delta? Oh, the Las Piñas campus of University of Perpetual Health System Delta was established on February 5, 1975 and was first named Perpetual Health College Rizal. It was renamed UPHR, or also known as University of Perpetual Health Rizal. When it was granted the charter of the university status given by the Commission on Higher Education on the 10th anniversary of Dr. Josefina in April 20, 1997. Wow, thank you so much for the information, ma'am. No problem. You may now check out the whole university. Oh, wait a minute. Here's for you. Ma'am. Established in 1968 by Drs. Jose and Josefina Tamayo as the Perpetual Health Hospital and School of Nursing. The institute has trained nurses for service in the Philippines and in other countries. Over in the years, under the leadership of Dr. Antonio L. Tamayo, the institution developed into a university system offering a wide variety of programs. Bayan, kita mo, busy ako dito, may ginagawa ko dito. Ah, sorry po, ano po bang ginagawa niyo? Ito, nagsusukat ng building. Ah, ano po bang meron dito? Meron dito? Ah, mag-English ako ah. Ito yung the first school building consisting of 4 floors, the present hospital.
was constructed in a remarkable record-breaking period of only 4 months. Ooh, which ordinarily takes 1 year to construct. 1 year? One year. The school building was created to house the College of Nursing. College of Nursing? Around 700 nursing students were enrolled and few were referrals from the Perpetual Health School in Manila. Ah, eh magkwento pa po kayo. Ay, no, wag na. Busy pa ako. May gagawin pa ako. Huh? Ay, teka lang ah. Bibigyan ako sa'yo. Na naman? Para sa'yo. Toto? Driven by the intense desire of promoting the better quality of life for his fellow men, Dr. Antonio Lapiral Tamayo anchored the university on the character building is nation building. Daw? Ah, wala po. Sino po ba yung mga nililinis nyo? The University of Perpetual Health System Delta officials and Board of Directors, Dr. Brigadier General Antonio Lapiral Tamayo, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Founder of University of Perpetual Health System Delta, Dr. Daisy Moran Tamayo, Vice Chairman of the Board and Treasurer, Co-Founder of University of Perpetual Health System Delta, Anthony Jose Moran Tamayo, Member of the Board, President of University of Perpetual Health System Delta, Major Richard Antonio Moran Tamayo, Board Secretary and President of University of Perpetual Health Medical Center, Maria Consorcia L. Tamayo, Member of the Board, Edwin A. Moran, Member of the Board. Oh, alam mo na. Ah, sige po. Salamat po, ah. Ay, wala ka naman. Ay, sa iyo, sandali. Ibibigay ako sa'yo. Ah, sa'yo, ah. Bad. Sino pwede natin pagtanungan? Sino po? Ha, basta sumama ka na sa akin. Tara! I was graduated ng 1983. Diba? So noon, ang Perpetual talaga is very, very small. Small campus. We have only one building. Yung the main building ay na fourth floor, di ba? That was ano lang siya, ground floor only, and then parang may nipahat pa siya. And then yung canteen namin during that, when I was in college, ang canteen namin is alam niyo yung criminology building, yung gitna, di ba? Doon ang canteen. Oh, diba? Doon ang canteen niya. So, mga 2 years later, during our second year and third year, na meron na nga kami mga laboratory classes. So, the management, no, nag-put up sila ng lab. Yan yung grade school building. This is the grade school building. Yeah. No, the middle building is the high school building. When our colleges was changed to university,
yan, nag-sprout na yung different buildings. So, the high school department was separated, the grade school was separated. Alam niyo, grade school building, kung napupunta kayo, yung dulong-dulo doon na ngayon ay, which is bodega siya ngayon, and building care department. Yun naman yung aming pinaka-food laboratory. O yun, bagong gawa na yung main building natin na yan. Pero talaga before, isa lang yung gitnang building na yan. Nag-iisa yan. Kasi itong building na to na lumang grade school, puro dormitory pa yan ng nursing. Yeah. So, yung Audi na yan, that was the gym before. You will see that the enrollment is full-blown in 82. Pero dumami yung mga bata, nag-increase ang enrollment. Ang library noon, di ba, library natin, yeah. Mas maganda na yung baba, and then the auditorium upstairs. So, ang library namin noon, as simple as, alas ganito kalaki, dun din. Sa lumang grade school building. Ang new lane, kailan lang din yan. Kasi, ang daanan talaga, nakikita niyo yung parang ako ngayon, di ba, yung hidden cantina yan. Nagka-classroom pa kami dyan before. The University of Perpetual Health System Delta is a subsidiary of the Delta Group of Companies in partnership with the Janelta Group of Companies. Forming the Perpetual Health System, the institution is co-educational and non-sectarian. The University of Perpetual Health System Delta subscribes to the institutional philosophy that national development and transformation is predicated upon the quality of education of its people. It is committed to the ideas of teaching, community service, and research. With character building is nation building as its guiding principles. It is continuing in its efforts to achieve its objective of maintaining and sustaining excellence in education. It has instituted an extensive network of national and international linkages in higher education and business. It has established its indelible Perpetualite identity as it steadfastly enshrines its Perpetualite values and aspirations. Ngayon, alam mo na. Oo nga po eh, dami ko nalaman. Ang dami na nagbago sa Perpetual. Oo nga eh. O siya, aalis na ako ah. Kailangan ko muna mag-practice. Wow. Sige po. Sige, bye. Ay, wait lang. Ibibigay ako sa'yo. Ay, wow. Ito na naman. Ano ba ito? Para. Usual. Wow! Ang laki na talaga ng pinagbago ng Perpetual noon sa Perpetual ngayon. Ang dami ng nagbago. Noon, simpleng mga buildings, maliliit na bilang ng estudyante. Kumpara sa ngayon, lumaki at dumami na ang mga buildings. Lumago na ang populasyon ng mga estudyante at nagdagdaga ng mga kursong pwedeng makuha. The growth and development of the university in its 40 years of existence is not without pains, but it has successfully hurdled all the challenges along its way. With the help and guidance of the Lord and the loving care of the University of Perpetual Help System Delta patroness, our Mother Perpetual Help, the University of Perpetual Help System Delta will continue to serve the Filipino people with distinction and excellence. Ano kaya itong mga to? Alam nyo ba kung paano buuin to? Tara, buuin natin! Tungan nyo ko! Ganito ba? Ganito ba? Ay, kulang. Saan ko makukuha yung isa? Hola, chica Dora. Looking for this? Swiper, no, swiper.
swiping! Swiper, no one's swiping! Swiper, no one's swiping! Oh, I'm not Swiper. I'm the one who takes care of this land. Land? Yes, this land. Take it, and it will complete your adventure. Wow, so we've really got great history as Perpetualites. That's right. See how everything turned into something like this. We've got more reasons to be proud of. By the way guys, oras na para sa mga trending na chika at latest happenings dito sa ating university. Be updated! Ilabas na rin yung mga cellphones at gadgets at sabay-sabay natin yung ipatrend dito sa Hashtag Perpetual! Hi guys! Noong nakaraang taon, sinimula ng ating university ang pagdiriwang ng 48th founding anniversary. Kaya naman during the University Week, maraming activities ang naganap. To give you a glimpse of what happened, here's a music video created by our co-AB communication student which captured the fun and excitement. So, here you go! We'll be right back.
lahat obrang kom ang bida. Dito arangkada na. Lights, camera, kamasko. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring up my doorbell. I feel the love, feel the love.
ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha, ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindi, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo, at buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Na eskenita.
pandit, ikaw pa nagsasawa dyan, mahabang paliwanagan. Huwag ka nang magalit, huwag ka nang masungit, sinasabi ko naman sa'yo, ikaw lang talaga. Pero di mo ba alam sa'yo na ako naging seryoso? Kahit pag-iploro o sa isang mangyarihan, promise ko sa lobby ko sila titignan. Kaya huwag ka nang magalit, huwag ka nang masungit, kasi ang totoo niyan, ikaw lang talaga. At wala nang iba kung hindi pagsisigawan, tila di mo malalaman, di mo ba alam? O talagang manhid ka lang, kaya hindi mo maintindihan, ikaw lang. It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the water side and knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side. As the skyline splits in two, miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way I arrive. The lights will lead into the night with me, and I know these scars will bleed, but both of our hearts bleed.
I can hear your heart on the radio. It beats. You're playing chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. I looked across and fell in love. And so I took your hand back through Lambeth streets and knew everything led back to you. So can you see the stars over Amsterdam? Hear the song my heart is beating to. So open your eyes and see the way I arrive. See the stars from America. Dahil hindi naman dyan nagtatapos ang lahat. For more latest news and updates, visit our social media accounts. At abangan mga features na magpapaproud bilang sa ating mga Perpetualites. That's right, so don't forget to stay with us, okay? Dahil dito, tayo mga Perpetualites ang pita. Tune in till next time dito sa Perpetualite TV! Unrolling one. Events and friends. Tulog ako. Ano nangyari? Ng HRM dito sa South. Ay, tama sila, di ba? Oo nga pala. Tama! Oo, kami na agad yun. Tama, tama. May pagmamalaki tayo sa larangan ng academics. Magpapahuli ba natin? Yay! Masaya! Alam nyo ba na ang school natin ay isa sa mga proud member ng NCAA? Go, Go, Nene! Read it from someone na din. Wala yung bingo kay Kirk. Di ba ikaw magsasabi? Wala Push. Ay, sorry! Plan ko na ba yun?